Hey everyone! Welcome back to my channel. Ayan, so mayroon akong interesting topic ngayon. Ito ay ang co-pilot ng Microsoft. Pakicheck dyan sa mga desktop nyo or laptop kung naka-install na siya sa inyo tapos hindi nyo pa na-explore. Okay? Or kung wala pa kayo, pwede kayong mag-download. At kung hindi nyo alam na mayroon na kayong co-pilot is check na dito sa search, then type nyo ang co-pilot. Yan, so lalabas na siya. So kung mapapansin nyo, no, ito yung feature niya. May kita nyo. Ayan. Tapos, pag first time nyo yung buksan ng co-pilot nyo, kung meron na kayo at hindi pa na-explore, ay dito, may nakalagay dyan na sign in at mag-sign in kayo. Okay? Ayan. So, paano ba ito gamitin? Paano siya makakatulong sa ating trabaho or sa mga estudyante, sa kanilang mga projects, research? Ayan. So, explore natin ito, no, para maintindihan natin kung paano ba ito gumana. So, meron na akong introduction na ano dito. Tonight. Okay, so introduction to Copilot. Then, Microsoft Copilot is your versatile AI companion. Ayan, so gawin nyo din ito dyan sa inyo. I-type nito para ma-explore nyo kung paano ba gumana itong Copilot. So, ano lang siya? Para lang siya yung mga ibang application na AI, no? Pero ang kagandahan dito sa Microsoft Copilot is nandito lang siya sa computer nyo. Okay? So, malaking tulong ito sa ating trabaho kung kayo ay nagtatrabaho sa office. Ayan. At kung meron kayong mga anak na mayroong mga projects, actually, lahat ng AI makakatulong sa atin. Yan. So, explore muna natin itong co-pilot, no? Paano siya gumana? At meron ba itong pagkakaiba dun sa ibang AI applications? Yan. So, para sa mga hindi pa marunong, ha? Kayo ay makinig. So, simple lang naman kung ano yung gagawin natin. So, magtanong lang kayo or mayroon kayong ipagpagawa sa AI nyo is i-type nyo lang. So, sample ano ang ibig sabihin ng ano ba to? Anyong hasil? Ayan. Ayan. So, sumagot naman siya, no? Pagbati sa Korea. Sundan natin anong ibig or ano lang ibig sabihin ng salam. Ayan, so sumasagot naman talaga siya, no? Pagbati ito sa maraming wika kabilang Arabic at Persian na nangangahulugan ng kapayapaan. Ibig sabihin ng Namaste. Ayan, so ito din, traditional na pagbati sa India. Okay, so ano pa bang pwede nating ipagawa dito? Ano pa bang pwede nating itanong para mas maintindihan natin mas mapalawak natin yung pag-explore natin dito sa may AI companion natin na ng Microsoft. Okay? Ano pa ba? Do you have feelings? Ayan. Nope. No feelings here. Just a bundle of code and algorithms designed to chat and assist. Okay? Blah, blah, blah. Make me a narrative report
about a lost cat. Okay. Tingnan nyo guys. Kung gaano siya kabilis. Ang bilis ng... Sana ganito yung utak natin, no? Isang sagot. Isang tanong, sagot agad. Initial action taking, search efforts, outcome, conclusion. Ah, the best. Okay, so, ano pa bang pwedeng itanong? Side effect. Side effect of mefenamic acid. Tinayin dito ako nagsimula sa what is the side effect, blah, blah. So, sumasagot na talaga siya. Naintindihan niya tayo. Okay. So, magtanong pa tayo, no? Para mas maintindihan natin itong si, ano, AI companion natin. Okay. Make me an objective for my research about life on Mars. Tignan nyo guys. Objective, to explore and analyze the potential for life on Mars by investigating the planet's geological and atmospheric conditions. Kaya na magbasa. So, ang dami niyang pwedeng gawin, di ba? Ano pa ba? Paano magluto ng piko? Ay, nako. Oh, mga sangkap din. Paraan ng pagluto, di ba? Pwede kang magtanong dito kung paano hiwain ng ano, kalabasa, kung hindi alam kung paano hiwain. Ayan, so, ano pa ba? Gawan mo ako ng invitation para sa binyag. Sige daw. So, gagawa siya ng draft, tapos i-edit mo siya. Ayun, galing. Galing. Ano pa ba? Ano pa bang pwede nating ipagawa sa kanya? So, guys, huwag kayong magpapahuli sa ano, sa pag-explore ng AI kasi malaking tulong ito, no? Lalo na sa mga nagtatrabaho sa office para mapagaan yung mga trabaho nyo. Of course, sa mga estudyante para mapabilis yung research nyo. Okay? Ayan, tapos sa mga nagre-review, pwede din maging ano, kasangga natin itong si ano, AI. So, ano pa ba? Ano pa ba? Create a weird, ano ba? Weird picture of a bird. Tinga. Ooh. Wait lang natin. Naglo-loading siya. So guys, kung hindi niyo pa na-explore to, no? Explore niyo guys. Wow. Tingnan niyo naman. Napaka-colorful. At eto, nag-create siya ng image. Tapos, tingnan niyo, pwede niyo siyang ma-download. Okay? Download. Image. Yan. Ano po? Create. Create AI image. So, huwag po tayo magpahuli sa paggamit ng AI. Again.
para... Wow! Ang ganda! Wow! Grabe, hindi ko to na-experience sa ibang application. Sa totoo lang. Try ko sa ibang application. Kasi first time kong type na mag-ask ng image. Sige na. Create a stunning flying eagle. First time ko talaga to sa isang AI. Masubukan niyo ito sa ibang application. So guys, maganda siya. Wow. Wow, unexpected. Ayan guys, so maganda po siyang explore. Diyan sa inyo, mag-explore kayo kung paano at ano pa yung pwede niyang gawin. Okay? Sa mga trabaho niyo na pwede kayong mapagaan. Okay? So I hope nakatulong ako sa inyo na maintindihan niyo kung paano gamitin yung Copilot ng Microsoft. Of course, hindi lang ito yung application ng AI, marami pang iba, no? Like ChatGPT. Ayan, so marami pa. Pero kasi ito is siyempre kay Microsoft ito. Ayan, so punta tayo sa Microsoft Edge. At makikita natin na nandito din siya, no? May chat dito. Pwede tayong mag-chat. Ayan, so ano bang pwede natin i-chat dito? Halimbawa, mayroon tayong sinurge. Mayroon tayong nabasa na word na hindi natin alam, like articulate, no? Ano ang ibig sabihin ng articulate? So, ang search engine na gamit ko dito is Microsoft Edge. Sa inyo is Google. So, nagbigay naman siya ng kahulugan. So, sa inyo is Microsoft, Mozilla, bakit pa napakaulan ko? Ayun, Google Chrome. Sorry. Naglo-loading ako kasi tingnan mo naman ang oras ngayon, no? Tignan nyo ang oras ngayon. 12, alauna na. Ayan, so nagre-record ako ng hating gabi kasi mahaba yung tulog ko kanina. So, hindi ako makatulog. Kaya naisipan kong mag-record. So, alam nyo ba na hindi lang Tagalog yung pwede nating isulat dito. Okay? Huwag na tayo ng Bisaya. Mga Bisaya dyan. Makasabot ka. Ka o Bisaya. Okay. Try natin. Okay. Bisaya. Bisdak ng DNA. Oo, makasabot ko Bisaya. Unsa may imong gusto nga istoryahan. Dili ko makatulog. Need na ko og kastorya. Kay boring na kay ko. Kaayo. Sige nga. Kung magre-reply ito, hey guys, first time ko na makipag-communicate ng Bisaya sa AI. Kasabot ko, sometimes the night can feel so long. English naman yun. Unsa man imong ginahuna-huna karon. Maybe we can chat about something fun or interesting para maibsan ang imong pagkamahay. Alam na. Like ever thought about exploring the vast universe or try understanding my mysteries? Pag Bisaya ba? Ah.
interesting talaga to. Oo, magbisaya taon sa man imong gusto istoryahan. Pwede ta magsinabot. Kabalo ka. Ano ba? Ano yung salita? Ilunggo? Ilunggo? Yan ba? Ilunggo. Kabalo ko mag-ilunggo. Ang imo gusto istoryahan? Pwede kita maghambal sa tanan. Mga bagay, bisan mga damgo. Okay. Suko na ako, guys. Kayo nang bahala, okay? So, explore niyo yung, ano, yung AI. Siyempre, itong Copilot kasi, ginagamit ko na to, pero hindi ko man to ginawa. Yung, ano, yung magbisa-bisaya dito. First time kong gawin ito. Dito lang sa vlog na to. At saka itong image. Kasi nagpapatulong talaga ako dito sa kanya. May mga tanong lang ako, pero ito kasi first time ko. So kayo, kung anong salita nyo, pwede nyo i-explore, no? Kay AI. Kung gumagamit kayo ng Copilot, mas maganda kung naka-computer kayo. Siyempre, mayroong ChatGPT sa cellphone. Ayan, so I hope nakatulong ito sa inyo sa mga hindi pa gumagamit ng AI. Ayan, so maraming thank you for watching. Ayan, alauna na. Baka makatulog na ako nito. Sa mga hindi pa subscribe sa channel ko, please subscribe. Sa mga gustong magtanong, kung mayroon kayong tanong about sa AI, itanyo nyo kay AI nyo. Ayan, huwag na kayong magtanong sa akin kasi lahat ng gusto nyo itanong sa akin, mabilis na masasagot ni AI nyo. Okay? So, as long as naka-online, kasi hindi naman yan mag-work kung offline tayo. So, kailangan naka-online tayo para masagot niya tayo. Ayan, so again, thank you so much for watching and see you sa next vlog. Bye-bye!